Good morning, sir. Siguro naman wala na kayong masasabi niyan. Ang aga ko po, di ba? Oo nga, Mr. Manaloto, ang aga mo. Ang aga mo para bukas. Tapos na ang klase. Late ka na naman. Hindi ko pa pala na-adjust yung relo. Sorry, sir. Isa, gamitin mo yung cellphone mo. I'm sure makikita mo ang oras kahit busy ka sa Facebook. Here. Ano ito? You're under probation. Po? Ang dami mong late at absent. Buti sana kung mataas ang grades mo. May kahit anong exam, wala kang ipinasa. Nakasulat lahat dyan ang conditions ng probationary status mo. You either catch up or drop out. Good day, Mr. Manaloto. Chito, saan ka na naman galing? Matapasin ka na naman. Laki problema nito, bro. Hashtag OMG. Kaya paano ngayon yan? Kaya ngayon. Nag-alala ba kayong tutor? Si Leia. Ah. Hashtag, it's complicated. Hindi, huwag na si Leia. Baka na nang mangyari. Ikaw na lang kaya. Ako? Ayaw mo naman schedule kung wala akong time dyan. Ay? Si Erica sana, kaya lang. Teka, teka. Bakit alam niyo yun? Hashtag, kaloka! Ikaw na lang kaya, bro. Ha? Gusto mo bumagsak? Makikikout ka dito. Pasang-aaw nga lang ako eh. Paano kaya? Hashtag. Gagawin kong lahat. Mapasaking ka lang. Ay, nakapasita lang. Bakit? Hashtag special offer. Buy one, take one. Try mo, baka mong gustuhan. Eto na, paella negra. Uy, ganyan yung kinain natin sa All Rise, sa birthday mo. Nay, bulok na po ata. Ha? Eh, bakit pumaiting? Niluto ko kasi yan sa tinta ng pusit. Kaya ang tawag dyan, paella negra, yun nga yun. The baby, siguro dyan ka pinaglihi. Ay, sorry, hindi ako affected. Kanta kaya ng kutis ko? Morena. Ah, para si Kuya Germs. Moreno yun! We, ba't ang puti niya? Uy, uy, tayong dalawa tama na yan, ha? Ay, Pitoy, sabi pala nung kumare ko, marami daw bagong recipe dun sa All Rise. Pwede mo ba ako hitid bukas? Oh, teka, mas malapit yun sa school ni Chito, di ba? May pasa ka ba bukas? Opo. Oh, kawin magandang sa nanay mo. Sige pa. May problema ba? Masakit lang po yung ulo ko. May sakit ka ba, anak? May iniisip lang ako, Nay. Kahit po muna ako, papahinga lang. Sige, pero pag nagutom ka, kumain ka. Sige pa. Excuse me pa. Si Chito eh, masyado nag-iisip. Nakakasakit kaya ng ulo yun. Kaya pala hindi sumasakit yung ulo mo eh. Kaya yun, di ko naman na-gets. Isipin mo kaya? Aray! Tukas sa ati, baby! Ano na naman yan? Papaganda ng buhok. Olive oil tsaka pepper. Pepper? Maangam yan ah! Baka naman masunog ang anit mo niyan. Ba't hindi ka nalang pumunta sa salon? Naku, gagastos pa. Eh, ginamit ko na lang yung mga hindi ginagamit dito sa kusina. Tsaka maalam mo ba, nabasa ko sa internet, nakakalambot daw ng buhok itong cayenne pepper. Maanghang. Malambot. Ano kala mo sa buhok mo? Ulam? Hi, ladies! So, what's for lunch? Naku, kung maka-what's for lunch ka, para ka nagbigay ng pamalengke, ha? Well, consider this lunch an advance payment of my commissions. Commission? May booking ako para kay Didi. Talaga? Yup. Kailan? Bukas. So, you have him for lunch. Caldereta. Wow! I love caldereta. Mauna ako, ha? Try ko lang, try ko lang.
kinanganghan. Nilagyan ko ng maraming pepper para lumambot. Saan mo naman narinig yan? Kay Didi. Paano natin kakainin to? Ayan, matamis na yan. Nakakatanggal ng stress ang kanin. Hindi, Nanay. Nakakataba po ang kanin. Baka lalo po ang stress. Ano ibig mo sabihin? Nakakataba po ang kanin, pero nakaganda. Talaga? Oo naman, Nanay. Sinayos na ako. Oh, sige. Ingat, ha? Sige. Okay ka lang? Dito mo na nga, hindi ako makatayo. Tatanoy mo pa kung okay ako. Eh, tulungan mo na lang kaya ako, no? Okay, ah. Para-paraan, ah. Hindi na nga tinutulungan. Sorry. Gusto mo bang tulungan kita o pagbibintangan mo lang ako? Alam mo, gusto mo talaga akong tulungan, tawagin mo na lang yung mga kasama ko dun sa All Rise, oh. Ha? Ah, hindi, wag na. Dadali nila natin sa ospital. Talaga? Ikaw magbabayad? Oo, ako nang bahala. O, sige. Okay, ah. Para-paraan. Ano, Doc? Eh, hindi ako pwede lumakad? Mga 2 weeks lang naman. Eh, paano po yun? Hindi po ako pwede magtrabaho? Tignan mo, kung pipilitin natin, baka mas lalo lumala. I suggest na ipahinga mo muna yan para mas mapilis ang pag-heal niyan. Ngayon, gamitin mo muna to. At ikaw naman, ingatan mo lang yung girlfriend mo. Hindi ko siya girlfriend, no? Tingdali lang? Tingin mo gusto ka maging boyfriend, di pinilay mo nga ako, no? Eh, hindi ko naman sinasadya, eh. By the way, lalabas muna ako. Asya nga pala, ready na kayo for discharge. Pumunta lang kayo sa cashier, okay? Okay. Paano yun? Hindi ako makakapasok. Wala ako sa sweldoin. Hindi. Ako nalang sasagot ng sweldoin. Wow, mayaman? Hindi, no. Working student na ako. Marunong lang ako umako ng kasalanan. Kaya yung sweldoin ko sa trabaho ko, bibigay ko na lang sa'yo para hindi mo lang ako demanda. Game na ko oportunista, no? Intindihan kita. Working student din ako eh. Tsaka, alam na kung plano magdemanda. Gagawin mo. Hindi ko alam. Bahala na. Basta, isipin ko pagdating ko sa bahay. Hindi ka na. Magbabayad na ako para may hatid na rin kita. Tara. Ay! Kaya ka na naman eh. Hmm? Wait lang ah. Ma! Ano? Bakit? Ma, tulungan mo nga ako. Parang nasusunog yung ulo ko eh. Ano nangyari? Ha? Huwag ka nga tumuha nga dyan. Ano ka ba? Kumilos ka! Ano nangyari? Hindi ko nga alam eh. Pagkatapos kong mag-shampoo ng buhok ko, bigla sumakit yung anit ko. Parang sinusunog. Ha? Tingnan mo nga. Bakit ganyan? Bakit? Parang nasobrahan yata ng timpla ng pepper. Bakit anong itsura? Parang... Sandali nga! Ano ba yan? Bakit mo ginawa yan? Sabi niyo, sunog eh. Ito talaga? Akin yan! Yahang Pasko sa iyan eh! Ano nangyari? Tignan mo nga ito, oh! Ay, naku! Ma! Bakit? Nangyari sa leg mo. Ito nangyari sa leg mo? Namumuli yung leg mo eh. Alam mo, ang init-init nga ng katawan ko. Tingnan mo nga yung likod ko. Sobrang kati eh. Naku, madami mong pantal. Hanggang sa likod. Buti nga meron sa'yo. Meron pati sa braso. Baba. Saan galing to?
Sino ka? Sino to, anak? Ha? Kasama mo ba to? Ay, oo, oh, ma. Si Chito yan. Chito, ah, huli ka. Ay, naku, Diyos ko. Pasok ka. Mama ko. Hi. Ako si Jenny. Ako yung mama niya. Anak, Diyos ko. Ano nangyari sa'yo? Ma, natapilok lang ako. May yelo ba tayo? Oh, sige. Kukuha ako ng yelo, ha? Teka, kumain ka na? Gusto mo kumain? Ay, teka sandali. Yung yelo nga pala. Teka, kukuha ako, ha? Pasensya ka na sa mama ko, ha? Hindi, okay lang. Teka nga, paano ko pala kapag sinabi mo kay mama yung nangyari? Baka magalit sa akin si mama. Hindi, bahala dun. Eto, oh. Kumain ka na? Gusto mo kumain? Po? Nasaan yung yelo? Eto na nga, oh. Di ba natapilok ka? Gusto mo na merienda? Ang yelo? Tiko mo na nga. Bakit ka nga ba natapilok? Wala na. Naatrasan lang ako ni Chito sa parking. Naatrasan ka? Ng kotse? Ano ng kotse? Kay Chito nga po, ma. Kay Chino? Chito? Ikaw ba si Chito? Itinimanda kita. Pwede natin itinimanda, di ba? Hoy, itinimanda ka namin. Ma, hindi na. Kasi hindi naman daw masyado grabe. Dinala na niya ako sa ospital. Yun nga lang, medyo hindi ako makakapagtrabaho ng dalawang linggo. At saka dahil kasalanan ko nga po, ako na lang po magbabayad ng sweldo niyo sa dalawang linggo. Naku, kawawa naman tong anak ko. Buti walang ibang nangyari sa'yo. Naku, kundi, naku, didemanda talaga kita. Aling Jenny, sorry ko ulit sa nangyari. Ay, naku, wala yun, Tito. Chito. Mabuti nga yun para makapagpahinga naman tong anak ko kasi naawa na ako eh, panayang trabaho. Pagkatapos napupuyat pa siya sa pag-aaral niya. Anak, nasabihan mo na ba yung school? Ay, oo, ma, nag-email na po ako. Ibibigyan lang sa akin ng mga prof ko yung assignments doon. O nga pala, nasabihan mo na nga ba yung ano? Yung all right? Ma, all rice. Ay, all rice nga pala. Pero alam mo, dapat sabihan mo yun, di ba? Kailangan sabihan niya, di ba? Hindi, ma, na-email ko na naman yung manager namin. Tsaka yun nga, nakapagpaalam na ako ng maayos. Saka pupunta rin ako doon para i-explain yung nangyari. Naku, kung pwede nga lang, maghanap na to ng ibang trabaho eh. Alam mo, nasasayang ang galing mo doon. Ma. Totoo yun, Vito! Chito. Chito pala. Alam mo ba yung anak ko, mula elementary hanggang high school, valedictorian niya. Tapos nung college, top 3 yan. Sa batch nila, magaling yan sa math. Tapos, waitress lang yan sa all right. All rice, ma. All rice. Galing na sa math? Ba't parang hindi ka naniniwala? Hindi. Kasi mahina kasi ako sa math eh. Saka, bagsak ako sa calculus. Ba't ikaw kumuha ng tutor? Kasi ako makahalap na magtuturo sa akin eh. Ay, naku! Dito ka magpa-tutor kay Jenna! Naku, magaling to sa math. Accounting to eh. Talaga! Marami ka matututunan dito, Bino! Chito, ma. Chito. Ay, Chito! Gusto mo kumain? Sige po. Sige, teka ka, kukuha ako ha. Ay! Diyos ko, anak! Gusto mo ng yelo? Ha? Merienda? Yelo? Ba't ganyan ang itsura mo? New look. Bagong image. Anong image? Manghuhula? Ma, hindi ka nakakatulong, ha? Yeah, but what's wrong with you? I mean, hindi ka pwede pumunta rin looking like that, ano? I mean, singer ang kailangan ng producer, hindi magician, ano? Makapuwiin yung down payment natin. Hindi ba pwedeng i-reschedule yung gig? Papaayos ko lang yung buhok ko. Sige, susubukan ko, ha? I'll make a call. Teka, saan galing ang turban mo? Nagpahanap ako kay Berta. Talaga? Nakakuha kang turban? Hindi. Saan galing? Ginupit ko yung kurtina. Naku, Berta! Bakit mo ginupit yun? Maiksi kasi ang bestida ni Mimi. Sa akin sa Raikulus. Malaya bahay nila eh. Jenna.
Oy, Chito, sigurado ka bang calculus yung pinapaturo mo, ha? Oo naman! Ay. Sige na, wala na ako sa inyo. Sige. Oo, kung alam niya, tulad. Besi, may napansin ako. Hmm. Bakit lahat ng mga chikabib sa buhay ni Chito magkakatunog yung pangalan? Diba? Jenna. Jenna. Lea. Lea. Erica. Ona! Excited? Kamali tayo! Loksa! Loksa! Gusto ko yun! Winner! Sige na nga, sige na. Dahil dyan, tawagin kitang Nika. Nika? Okay na yun? Okay na yun. Late ka, ha? Oo nga eh. Kaya layo kayo ng bahay niyo. Oh. Oh. Ano to? Bayad ko. Hindi pa nga to nasisimula. Magbabayad ka na? Sana baka muna. Baka magastos ko pa eh. Thank you. Ma, dito si Chito. Good evening po. Hi, Chico! Chito, Chito po. Ma. Hi, Chito. Kumain ka na. Ah, mamaya na lang, ma. Ah, kape. Nagkakape ka? Gusto mo ng kape? Teka, kukuha kita. Aray! Ay! Ako, anak! Pasensya ka na, sorry. Mag-aray. Ay, sandali. Kukuha ko ng ano, kape. Ay, gusto ko ng yelo. Teka. Sige, sige lang. Sandali lang, Cielo. Chito po. Ay, Chito! Alika na. Dito ako sa tabi ko. Sa tabi mo? Alam naman tumayo ako. Alam naman hindi ako makalakad, no? Hindi, eh. Baka kasi sabihin mo na naman. Para-paraan. Tama, napaka-sensitive mo naman. Binibiro lang kita, no? Halika na, para mabilis tayo matapos. Ano ba yung mga... Oh! Ito yung kape mo. Ay! Naku! Nakalimutan ko pala itong lagyan ng asukal. Ay, gusto mo ng asukal? Ay, teka, lalagyan ko. Ay! 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 Diyos ko! Naku! Ay! 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 Sandali, Cielo! Chito po! Ma! Hindi? Chito, sorry! Hindi naman! Libro mo! Bayan! Chito! Dumating na? Wala pa nga eh. Pero pauwi na raw. Saan ba nagaling yun? Hindi nga sinasabi. Alam mo, parang ang iniiwasan ako niyan tuwing tinatanong ko kung saan siya nagpupunta. Hindi naman siguro. Teka, wala akong tubig. Ay, kuha mo na rin akong sandwich at saka chips. Tapos sa ref, may cake. Kuha mo ako isang slice, please. Kung talibusin, kuha na kitang kanin. Pitoy! Ay! Hmm. Oy. Ngayon ka lang. May pinundahan lang po. Saan ka ba nanggaling? Wala po, dyan lang. Akit po muna ako. Kailan pa ba yan? Meron pang isang araw. Tinanong ko yung mga kaklase. Kung saan nagpupunta yan, hindi rin daw nila alam. Alamin mo nga. Ano? Kinawa pa akong Mike Enriquez. Ano ko, investigador? Oh, sige ka. Baka kung anong ginagawa niya anak mo, ha? Oo, oh, sige na. Kakausapin ko na. Oy, teka. Bukas na. Ba't di pa ngayon? May iniuutos pa ako, di ba? Kunin muna yung pagkain ko. Ani pang guto mo, ha? Parang melchanko. Bakit? Magpakailanman. Una! Sumama naman ako sa salon, oh. Papaayos ko tong buhok ko. Ngayon na? Oo, sana. Tara. Ay, hindi ka ba maliligo? Naligo na ako. Bakit? Eh, ba't kayo kamot ng kamot dyan? Makati talaga, oh. Ano ko ba? Dami ng kama. Naka-allergy na yan. Daan muna tayo ng ospital bago tayo pumunta ng salon. Berta! O, buti nakabihis ka na. Halika, dali natin si Mama sa ospital. Hindi pwede. Bakit hindi? Day off ko ngayon. Sumasobra ka na, ha? Sasamahan lang sa ospital! Kung gusto mo akong sumama, bayaran mo ako ng overtime. Ay, papapatay ko talaga. Walang... Sige, huwag mo na ako! Baby, Chito, bagising na. Kanina pa po. Rhea, tawagin mo nga. Ay, ma'am, ano po sabihin ko? Tawagin, hindi tawagan! Ay, naku! Halika nga doon tayo sa kusina. Iinisin ko yung penga mo pagkatapos pa ilumin ka ng vitamins. Bigyan mo isang bote! Ay, isa po ako? Oh, kumain ka muna. Hindi na po, malayo po yung pupunta ako eh. Saan ka pupunta? Diyan lang. Kala ko na malayo.
Oo nga po, ang ibig ko pong sabihin, dyan lang ako kain sa drive-thru. Doon drive-thru ka pa rin, mukhang pagkain sa kusina. Sige po. Nay, Tay, saan po ako? Sige, ingat ka. Sige po. Hindi mo pa tinanong. Bakit ako na naman? Ba't ikaw? Nandiyan ka naman eh. Ay, hindi ba nga sinabihan na kita kagabi? Oo nga, pero kausap mo naman, di ba? Gusto niyo po malaman kung saan nagpupunta si Kuya? Bakit alam mo? Oo. Oh. ...140/110 po. Hypertensive po kayo, misis. May nakain po ba kayo? Hindi nga ako kumakain, Dok, eh. Dahil iinis ako, eh. Pagpasensyahan niyo na ho siya, Dok. Eh, kahapon pa kasi siya nabubwisit sa kasambahay namin, eh. Dok, kung high blood lang ho ito, bakit ho siya nagpantal-pantal? Teka, tama ba yung narinig ko? Kahapon pa kayo nabubwisit? Anong kaugnayan nun, Dok? Meron, ma'am. Malamang, stress po yan. Pinaka-common na nakikita natin dito sa Pilipinas is yung acne, mga pimples, pwede yan mga teenagers, hanggang sa kahit na even 30s, 40s, or even 50s, pwede pa rin. Tapos, yung tinatawag na hives or stress urticaria. Pwede rin yan. Tsaka meron tayong sa ulo naman yung tinatawag na alopecia. Meron part sa scalp ng pasyente na nawawala ng buhok, nagiging bald, nahuhulog yun pag-stressed sila. Tapos meron din tayo ng mga psoriasis. Aside from hereditary yun, yung iba, nakukuha rin nila yun sa stress, malaking factor. Usually, binibigay natin dyan is yung mga cortisones, yung steroids yun. So, usually, low dose lang naman yun. Either iniinom, meron din pinapahid. Usually, kung medyo conservative yung titingin na doktor, minsan ipapapahid muna. Pero kung widespread kasi yung allergy, tsaka very uncomfortable na yung pasyente, pwedeng painumin ng gamot or meron din mga injectables. Usually, kailangan mo talagang i-hand in hand yun na maibawasan yung stressful conditions. Kasi hanggat nandyan yung source ng stress, kahit na uminom ka ng gamot or meron kang maintenance, may konting kati pa rin, may rash pa rin kahit papano. Pag talagang ang kailangan dyan, yung, kung alam mo kung ano yung nagkakos ng stress, yun ang iwasan mo para totally mawala yung stress urticaria. Actually, iba nagpa-practice ng meditation, yoga, yung mga anti-stress. Oo, tapos meron din mga pagkain na tinatawag na anti-allergy foods. So, minsan kahit sa spices natin, meron tayo yung mga turmeric, anti-inflammatories yun. Nakakatulong yun. Konting dash lang sa food, mga natural remedies yun. Ang madaling gawin na stress reliever para sa akin ay mag-workout. Dahil sa pag-workout mo, magre-release yun ng endorphin sa katawan mo, which in turn will release stress and make you calmer and kung ano man stress na maramdaman mo, mawawala yun. Pampatanggal ng stress, siguro yung mga aso mo, surround yourself with positive people, at kailangan talaga pilitin mong maging masaya dahil you are blessed in so many ways. Well, matulog tayo ng at least 8 hours a day. Lots and lots and lots of water ang key. Vince! Andito na si Janice. Oh, ligaw po kayo. Opo, sir. Ma'am. Alam mo, kanina pa namin iniisip kung ano to eh. May problema ba sa opisina? Ay, hindi, wala. Kaya lang, kailangan namin tulong nyo eh. Ano ba yun? Di ba nagtrabaho ka dati dun sa mga cellphone? Opo, sa telecom. Pwede mo pabuksan to? Nakalaki. Oo, ito. Kinabit ko na sa laptop. Kinabit. Excuse lang po, ah. Ah, sige.
Ano po bang hinahanap nyo? Pwede makita yung mga text dyan. Kasi may hinahanap kaming address eh. Text? May GPS po tong phone. Gusto niyo po ba malaman kung saan to nakarating? Pwede ba yun? Sige, tingnan mo kung saan yung pinakamalayong napuntahan niyan. Ito po. Sa Bulacan po. Bulacan? Meron bang address? Ayan. Bakit, Pits? Pupunta mo? Hindi ako. Ikaw. Doc, ano ho yan? Antihistamine po para mabawasan ang pangangati ninyo. Medyo aantukin lang po kayo, kaya relax lang po. I suggest na itulog niya na lang po. Salamat po. Ma, iwanan na muna kita para hindi ka masorbo. Tawagan mo lang ako pag may kailangan ka, ha? Sige. Bakit? May problema ba? Nawawala po yung cellphone ko. Ha? Baka naman nandiyan lang sa bulsa mo. Huwag po. Ay! Anak ka nang... Ayak ka na kuwag bag po. Naku! Diyos ko, kinulat mo naman. Sigurado ka bang dala mo? Alam ko, dala ko nung bago akong mali sa bahay. Baka naman nahulog lang. Bali na ho. Diyan po ba si Jenna? Ay nako, nandun sa kwarto. Halika na. Mabuti pa, iwanan niyo muna yung tete para makapapayat yan. Salamat, Tom. Hindi na bayad si Mama. Thank you.
Ano? Si Pitts ba nandyan? Oo, kakabalik nilang galing meeting. Napuntahan mo ba yung address? Oo. Ano? Si Chito, kumpirmado. May sugar mommy. Ha? Hindi pwede! Eh, nasabi ni Patrick nakita niya raw eh. Hindi pwede yung ganyan. Gumawa ka ng paraan. Ako? Anong gagawin ko? Puntahan mo! Ngayon na! Teka, bakit ako na naman? Bakit hindi ikaw? Pitoy! Teka. May nag-text kay Chito eh. Sino na naman yan? Electrician. Pinapapunta niya doon sa bahay nung Jenna. O sige, ganito. Pareho tayong pupunta doon sa address na yon. Sabay nating kakausapin niyang si Chito at yung Jenna na yan. Pareho tayo ha, sige. Magkita tayo doon ha. Dito? Electrician? Sabi kasi sa akin ni Chito, may padadala daw siyang electrician dito. Ah, oo, oh, yung electrician. Anong pangalan mo? Nanding, Mang Nanding. Ah, Nanding. Oh, alika na. Saan? Sa loob. Papakita ko sa'yo. Alin? Yung switch. Aling switch? Yung gagawin mo. Ah, yung gagawin na. Andyan pa ba si Chito? Ay, wala na. Nakaalis na. Bakit? Wala. Sige, hindi na. Anong klase ka mga electrician? Niwala kang dalang gamit. Buti nila meron akong toolbox dyan. Oh, pasensya na. Eh, biglaan kasi. Eh, akala ko titignan ko lang ano yung problema. Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo ni Chito kung anong gagawin? Hindi. O nga pala, matagal na ba kayo magkakilala? Hindi naman. Medyo. Paano kayo, ano kayo nagkakilala? Ay, nako, napakahabang storya. Nag-umpisa yun sa isang aksidente. Aksidente? Anong aksidente? Ano ka ba, electrician o reporter? Ang dami mong tanong. Sorry, wala. Tagal pa ba yan? Hindi, okay na. Actually, ano na lang eh. Bagay na dapat nating matutunan ng maaga sa buhay eh yung maging tapat sa sarili natin. Dapat maging maingat tayo dun sa mga maling hinala, sa mga sabi-sabi. Mas maigi nang wala kang nalalaman kaysa pumatol sa mga ganyan. Pag naniniwala ka kasi sa mga sabi-sabi, nawawalan ka ng kakayanan na makita yung totoo. Ngayon, kung alam mo sa sarili mo na hindi ka basta-basta naniniwala sa mga ganon, sa mga bagay na wala naman talagang basehan, hindi ka naguguluhan, hindi ka basta-basta naaapektuhan. Sorry po sa ingay. Inilipat na po sa ICU yung pasyente. Pwede na po kayo magpahinga.
Salamat. Sige po. Salon. Anytime, anyone, anyhow. Click on anyone, anyhow. Anywhere in the world, everybody in the house. Click and subscribe now. You know.